Good morning, Unified Family! Grabe! After naman ng nakakatabang discussion sa ating kalusugan, ito naman ang susunod na training natin sa ating URTV or Unified Radio TV. Grabe, I'm your host for today, Ms. Talen GC, for this training. Grabe! Oh, mga Unified Family, shout out po from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, hello! Thank you for joining us today! And AXM, Super G, Titans, and Spartans! Ayan, napaka-importante po ng ating susunod na training for today. Dahil ito po, sabi nga, pag ikaw ay Unified member, for you to be able to be successful in this business, okay, kailangan, di ba? Unang-una is, of course, baguhin mo yung mindset mo and your attitude. Pero, meron pang isa pa bagay na kailangan mong matutunan dito. Ano ba? Kailangan meron ka rin skills. So, napakalaga pag ikaw ay bago pa lamang or kung ikaw ay lumang member na Unified, pero bakit medyo mabagal, okay, ang growth natin? Maaaring ito ang makakatulong para sa'yo. Kaya makinig ka na dahil grabe ang speaker for tonight or this morning para sa ating training. Isa lang naman po siya sa ating top earner, car qualifier, Millionaires Club member. Grabe, lahat lang yata ng travel kasama siya. And of course, siya po ang kauna-unahang nakakuha ng maximum na 90,000 per day na income. Okay, sa network. Okay? So, ikaw ba excited na? Ako, sobrang excited na. Dahil ang ating training for today is Unified. Okay, Skills Assessment Program. So, the right person para mag-discuss nito, of course, ang taong may resulta. Kaya ikaw, i-share mo na ito, ating training for today, at malaman ang skills para maging matagumpay sa Unified Business. Without further ado, Unified Family, let's all welcome our top earner, Millionaires Club member, car qualifier, travel qualifier, Ma'am Cristina Pedere. Po sa napakaganda, napaka-overwhelming naman pong pag-i-intro sa akin. Thank you very much po and hello po sa lahat ng ating mga viewers, mga members and guests po na naka-tune in ngayon sa ating URTV. Yan, thank you very much po for watching. Of course, like, comment and share this post. Ayan, ngayon po dito tayo sa FB Live dito sa ating URTV. So, ngayon pong gabi ay nais ko po na i-share sa inyo ang mga ilang tips, okay, ilang mga natutunan ko lang din po in our training sa pwede ko pong i-share sa inyo, maitulong sa inyo in doing Unified products and services. And I would like to introduce myself. Ayan, I'm Cristina Pedere. I am from Binian, Laguna. Isa po sa mga certified na at na franchise consultant po ni Unified Products and Services. And of course, isa na po sa mga natulungan na po ng ating company na grabe po ang binigay na resulta. And of course, yung tulong po. And hindi lang basta financially, kundi pati po sa aspect ng ating personality. Ayan, kung paano ba talaga ang pagnenegosyo natin dito sa Unified Products and Services. So, hello po! Shout out sa Team Unified! Yan, so comment in our comment box. Okay, then at the same time, shout out po to all the AXM team. And syempre naman, sa aking mahal na AXM Team Achievers. Ayan, good morning sa lahat po sa atin. Ngayong gabi po, naimbitahan po ako ng ating management. Thank you very much po sa ating management. Of course po sa ating mga officers, mga sa management, kay Vice Jelly, of course kay Press Manny Emmanuel Pascual. Thank you very much po for this chance, okay? And ngayong pong gabi, isa po sa pag-uusapan natin ay yung mga skills, mga bagay po na kailangan natin gawin or kailangan natin matutunan, i-apply para po kumita tayo ng maganda or ng malaki, maging successful sa negosyo po natin sa Unified Products and Services. May mga bagay po na pwede kang marinig na pwede mong kunin
baka effective sa'yo or pwede mo pong makuha na tips po sa akin para po mas mag-improve po ang iyong skills. Or meron ka din naman pong possible na marinig sa akin na hindi po applicable sa'yo. So that is okay, baka doon sa mga members mo down your lines maging applicable sa kanila. Tama ba? So kung ano po yung magiging effective sa'yo, use it, apply it. Okay po? So tonight, I just want to share kung ano po yung mga nagawa ko, mga bagay or skills na natutunan ko din from other trainers, from other uplines, for other top earners na in-apply ko din po sa sarili ko na pwede rin po maging effective sa atin. Ayan. So, for tonight, we are discussing Unified Skills Assessment Program. Ano-ano ba yung mga skills na kailangan natin na matutunan dito sa negosyo po natin? So, actually po, hindi naman siya nalalayo sa mga typical din pong ginagawa natin sa mga trabaho or sa negosyo na traditional natin. Diba? Kung ano po yung ginagawa natin doon, meron lang pong different approach, kumbaga, dito sa ating unified business. So, ito po yung mga basic 5 skills na kailangan natin na matutunan. Diba? Una-una na po dyan is yung prospecting. Pangalawa po, invitation. Third is our presentation. Then, fourth is the closing. Then, number 5 is the follow-up. Okay? And actually po, sa ganito pong mga skills, may isa po talagang very important din, lalo na sa way of invitation, sa presentation, follow-up, and closing. Yung tinatawag po na ABC rule. So, for now, lalo na po sa mga bago, okay, ang una po natin na-discuss is the prospecting. In our prospecting po, katulad ng mga normal na pagnanegosyo, syempre, aalamin mo kung sino ba yung market mo. Tama ba? Sino yung mga tao na possible magustuhan yung negosyo ni Unified? O sino yung mga tao nakikita mo na pwedeng maging kliyente mo or maging kasama mo sa negosyo na to? Dalawang bagay po. Kaya nga po lagi po namin sinasabi dito, huwag na huwag kang mahihiyang mag-share ng business. Huwag na huwag kang mahihiya na i-present yung business sa mga kakilala mo. Kasi bakit po? Dalawang bagay kasi yan. Is either magustuhan nila yung business at mag-enjoy din sila or mag-join sa atin as our business partners. In case naman, hindi sila mag-join sa business, huwag kang mag-alala. Hindi sayang na sinyera mo yung business. It is because magiging client mo din sila. Kaya nga, ang prospecting po is everyone. Lahat po ng tao ay prospect natin. Kaya lang, nagkakaroon po tayo ng classification pagdating po sa mga prospects. So, bakit? Kasi lalo na po kung meron tayong goal or kung meron tayong hinahabol na goal, kailangan po syempre meron tayong tinatawag na priority. Sino ba yung mga tao na uunahin natin presentahan ng business? And may mga tao po kasi na kailangan mo nating iwasan o may mga tao muna tayo na hindi naman natin babaliwalain, pero isasantabi muna natin kasi meron tayong target or meron tayong goal. Or kaya naman kasi hindi ka pa-prepare na kausapin sila. Okay? So let's classify po yung ating po mga prospect. Kaya importante po dito na meron kang sulatan. Kailangan po, meron tayong notebook sa galing po sa negosyo ni Unified. Kailangan po natin ng prospect list. Yan, listahan. So, since ang business po natin is a people business, so kailangan po natin may listahan tayo ng mga taong kakausapin natin, ng mga prospect natin. So, number one po, let's classify all our prospects. Ang pinakamaganda pong technique para po sa lahat, ilista mo muna lahat ng kakilala mo. Ilista mo muna lahat ng pangalan. Tama? Lahat muna ng kakilala mo, ilista mo from your kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kakilala, kakilala, kaklase. Tama? Mga nakasama mo sa ganitong activity. So, ilista mo muna lahat. Okay? Mas maganda po yan, ilista mo muna lahat. Kasi wala nga po tayong pipiliin eh. Di ba? Lahat nga is prospect. So, ilista mo muna lahat. Ngayon po, pag nailista mo na lahat, saka po natin sila i-classify. Ang ginagawa po natin is meron po tayong tatlong klase ng classification. Tatlong klase wherein pwede pong gamitin mo is class A, B, and C. Okay? So, sino-sino po ba yung mga nasa class A? Yung class A po, ito po yung mga tao na tingin mo. Okay? Tingin mo is may kakayahan.
Okay, may kakayahan po na mag-invest. Ibig sabihin po may means. Okay, ito po yung mga tao kasi na totoong tao. Okay, ibig sabihin po man. Ibig sabihin po M-A-N. Ano po yung M? My means or my money. Okay, ibig sabihin po may kakayahan po na mag-invest. Pangalawa po, ano po yung letter A? Ito po yung taong may mga authority. Ibig sabihin po, leader na. Ibig sabihin, may kakayahan po na mag-manage ng mga tao. Diba, since po ang business natin is networking, okay, we also lead people, manage people. So, magiging advantage po sa atin, kung ang makukuha natin member, is meron ng skills or meron ng experience in managing or may authority na pagdating po sa mga tao. At the same time, okay, yung ano po yung letter N, ito po yung mga tao na meron ng needs, okay? O kaya naman ay meron ng network, okay? Dalawang klase po yan. So, yung network, since may authority siya, ibig sabihin, may mga grupo na siya ng tao na nakakasalamuhan niya or nahahawakan niya. So, pwede po yun na may network na siya. At the same time, sino po yung taong may mga needs? Sino po yung mga taong kailangan yung gantong business? Sino po yung taong kailangan ng extra income? Sino yung mga tao na kakailanganin yung mga services na in-offer ni Unify? So, sino-sino yon? Okay? Ilalagay po natin yon for the class A. Okay? So, sabi nila, para naman nagigit tayong judgmental. Diba? Actually naman po, we are not being so judgmental na in a way na ginajudge natin yung tao. We are just classifying kung ano yung alam natin about them. Tama ba? Kasi later on po, katulad po ng babanggitin ko na po mamaya, okay, tinawag po na form, okay, habang ginagawa kasi natin yung prospect list natin at habang nagpo-form tayo, doon mo po marirealize kung nasaan talagang classification yung taong kausap mo. So, for the meantime, yun po muna yung class A. Then, at the same time, ano naman yung nasa class B? Ito naman po yung mga 50-50. Ano po yung 50-50? Alanganin positive, alanganin negative. Okay? At the same time, ito po yung mga tao na sabihin natin, gusto na mag-business, kaya lang walang capacity. O kaya naman, may mga capacity naman na mag-invest, kaya lang negative. Ibig sabihin, they are not open-minded with any business or about networking. Tama? Ngayon po sa class B din, minsan dito din natin nilalagay yung mga kaibigan natin na negosyante naman ng thinking, di ba? Okay naman ang kailang mga mindset. Kaya lang, alam natin na hindi tayo applicable o sabihin na natin na hindi ikaw yung parang tipo na kakausap sa kanila. Hindi mo sila kaya imitahin. Okay? So, ito po yung mga tao na alanganin talaga na mag-pay in. So, yung class A natin is more likely na sila yung mga makasabihin natin malaki yung percentage na mag-join sa business. Yung 50-50% is yung mga nasa class B. And sino naman yung nasa class C? Okay, ito yung mga tao naman sa class C na possible yung mga tao na negative talaga about the business. O kaya naman, ito yung taong alam na alam mo na ang daming reklamo. Tama? Ayaw nang mag-business. Tapos, ang dami pang nega sa buhay. Ito yung mga taong ayaw mong kausapin. Tama? Mistina, bakit kailangan ilista pa yon? Diba? Bakit kailangan palista sa prospect list? Di naman pala mapapakinabangan. Okay, actually po, bakit din natin siya nililista? Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng tao is our prospect. Ngayon ba sila nasa letter C at bakit kailangan mo silang ma-identify? Unang-una po to protect yourself. Dahil po bago ka pa lang. Ito po para po sa mga bago. Kapag po may mga ganun tao kasi, sila po yung mga iiwasan mo muna na mapresentahan or invite sa business. Diba? Sabi po nila, marami din sabi pag-practicean daw. Ako po personally, I didn't advise that. Hindi ko po siya ina-advise that na kung bago ka pa lang. Okay? Kasi bakit po, kung bago ka pa lang tapos magka-practice mo is very negative na tao na nasa letter C, ano pong possible na mangyari? Eh kung paano kung hindi ka pa malalim, hindi ka pa nakakapag-DOT masyado, o sabihin natin, nakapag-DOT ka na pero hindi pa gano'n talaga kalalim ang iyo pong commitment sa iyong dreams. So possible po, instead na siya lang yung negative, pati ikaw negative na din. Tama ba? So, ako po, kaya ko siya pina-identify sa aking mga members, it is because para isantabi muna natin. Huwag muna natin silang kausapin. Okay? Hindi naman po sa, hindi na talaga natin siya kakausapin. Kakausapin natin yan pag ready ka na.
Tama, pag ready na yung heart mo, yung emotions mo, kapag ready ka na pong harapin yung mga ganong klase ng tao, saka po natin yung kakausapin. Okay, kung gusto naman natin na pag-practicean sila, saka na din. Tama, pag kaya mo na din na magpag-present or meron ka ng approval ni sponsor or ni apply na kung kaya mo na talaga i-present yung business. Kasi mas mahirap po na isugal na kung mausap ka ng negative, eh napakalakas pa naman ng energy ng mga negative na yan. Tama? So kaya iwas-iwas muna tayo dun sa mga C. Kasi ka po, dahil may goal ka, dapat po ang concentration natin talaga is more on our class A. Then, meron din tayo sa mga class B. Diba? Sa class A kasi natin, yan po yung mga uunahin natin kausapin. Of course, before kasi natin yan ma-invite ng mga prospect na yan, of course, aalamin mo din kung warm list mo ba yan or cold list mo ba yan. Kasi bakit po? Kapag warm list kasi, ibig sabihin po niya mayroon kayong tiwala sa isa't isa. Unlike po kapag cold list, wala pa yung trust na tinatawag, wala pa yung, kumbaga, pag sinabi mo ba na mag-attend siya ng Zoom, makaka-attend ba yun agad? Kasi kapag may tiwala yan sa'yo, mas mabadali mo siyang may invite sa Zoom or sa any presentations natin. Tama ba? Kasi tiwala siya sa'yo. Bounded kayo by trust. So, sino-sino po muna yung mga tao na yon? Class A, B, C, warm, and cold. Okay? Pag na-identify mo na po yan, dun po tayo mag-start na mag-form. And as we do the form or family, occupation, recreation, before po yung message. Ano po yung message? About po sa business natin. Okay? So, before po mangyari yun, kailangan alam po mo muna yung basic information about sa kanya. Siyempre, bilang ikaw po as bago, di ba? Example na lang, kung ikaw, biglang may mag-chat sa'yo, tapos ang offer agad is negosyo. Di ba, medyo, ano ba to? Parang ganun. Dahil na kapag matagal kayong hindi nag-usap. So, as much as possible, kwentuhan muna. Di ba? Pero ngayon po kasi, mga ano na yung tao. I encountered this po, no? Meron akong chinat na friend. Then, ang tanong niya agad sa akin, oh, ba't ka nangumusta? Di ba, may pakay ka, no? Ganun agad siya. So, syempre ako medyo na, ano ko, nagulat. Di ba? Hindi ko kalahin na ganun siya magre-respond sa akin. And chat ko lang naman is kumusta. So, may mga tao talaga na ganun na sila mag-approach. So, ikaw, paano yung i-compose mo yung sarili mo? Or paano mo hahawakan yung ganun situation? So, ako personally po, ang ginawa ko, hello, nangumusta lang naman ako. Di ba? Ang sagot niya sa akin, i-invite mo lang ako eh. Diba? Ah, sabi ko, oh, that's good. Ibig sabihin, nakikita mo na pala yung business ko. Diba? Yun agad yung reply ko sa kanya. Sabi niya, oo, nakikita ko. Tapos sabi niya, ah, okay, so nakikita mo na pala. So, possible, are you interested? Or meron ka bang pwedeng i-recommend sa akin? Diba? Ganun na lang agad yung ano ko sa kanya, approach ko sa kanya. Pero may mga tao po kasi na hindi pwedeng ganun. Or may mga tao hindi ganun. Tama? So, kaya kailangan makipag-usap muna tayo, alamin natin yung family, occupation, and recreation. So, bakit? Unang-una, with the family, syempre kapag nalaman mo, na possible, kung may OFW ang asawa or kapatid, alam mo na kung anong pwede mong ipasok or i-click na negosyo sa kanya. Tama? Pag nalaman mo kung ano yung family niya. Example din, kung family, sabihin natin, malalaman mo kung ilan niya yung anak niya. So, sabihin, kailangan niya ng additional income. Tama ba? The same time with the occupation, kung nagtatrabaho ba siya or hindi? Kasi kung nagtatrabaho, syempre malalaman mo kung anong oras siya pwedeng mapa-invite natin sa mga presentations natin. Diba? Kung alam mo din ang trabaho niya, malalaman mo kung kailangan ba talaga yung additional income. Diba? Kung kailangan ba niya ng time kasi wala na siyang time sa family niya. So, doon mo po siya malalaman. At the same time, with the recreation, yun naman yung pwedeng mag-bounce sa inyo para magkaroon kayo ng common interest. Tama ba? So, kung mahilig siya sa badminton, then sabayan mo sa kwentuhan about badminton. Kung mahilig siya sa politics, siguro konti lang. Sakyan mo lang, kumbaga. Para lang at least, ma-at-ease kayo sa isa. Ma-build yung rapport. Okay? Then, magkaroon po ulit kayo ng connection. Di ba? Bago mo siya introduce sa business. Kasi, mas magiging kampante ang isang tao na mag-join sa atin or introduce natin ng negosyo kapag po at-ease na sila sa atin. Tama ba? Okay. So, ngayon po,
After po natin sa lama form, paano naman yung way of invitation? Paano yung message? May iba't ibang klase po tayo ng invitation, depende sa klase ng inyong prospect. And depende din dun sa mga nakuha mong information dun sa pag-form mo. Tama? So ngayon, kapag po nag-i-invite tayo, as much as possible, ang tips po natin dyan is kiss. Ibig sabihin po, i-kiss mo lang yung prospect mo. Ano po yung kiss? This is keep it short and simple. Or as much as possible, keep it short and secret. Okay, sikreto po. Kasi bakit po? Karamihan po kasi, matatalino na po kasi ang tao. Diba? Wala po na yung kaibigan niya matatalino. Kapag po binanggit mo na agad yung company, i-research na nila yan. At sasabihin sa'yo, alam ko na yan. Tama ba? Diba? So may mga ganun kasi talaga tayo mga kakilala, mga prospects. So kaya as much as possible, minsan hindi natin binabanggit yung ano eh, company name. Minsan din naman, kapag nag-invite tayo, kailangan lang address natin kung ano yung needs nila. Ano ba yung possible na maging hook sila para ma-invite mo sila sa Zoom or sa any presentation natin. Tama po ba? So ngayon po, sa way of invitation, meron po tayong tinatawag na direct approach. Ano yung direct approach? Ito po yung diretso, about the business. After mo makipagkwentuhan ng konti, magkumustahan, you will directly tell them about the business. So, bakit po ganun? Bakit may mga taong kailangan direct? Okay, ito po yung mga tao na negosyante talaga. They value their time so much. So, kaya hindi po nila kailangan yung medyo paligoy-ligoy na usapan. Kaya directly, in-offer na natin yung business. So, ito po applicable sa mga taong businessman or businesswoman, lalo ng mga career-oriented o kaya naman po yung mga tao may position. Ibig sabihin kasi madami yung ginagawa. So, kaya kailangan nila na specific na agad. Ano ba yung pakay mo? Okay? Kaya kailangan ng direct approach. And kalimitan po talaga dyan, negosyante, kasi you will ask for a business appointment. Ayan. So, very applicable po yan yung mga tao na nag-i-issue pa tayo minsan ng business letter, di ba? Mga proposals. So, may mga ganun po tayo, mga prospect. Ngayon po, meron din naman tinatawag na indirect approach. So, paano po yung indirect approach? Meron po tayong tinatawag na third-party approach. Diba? Meron tayong mga friends, mga kakilala na alam natin na ayaw na i-invite. Tama ba? May mga tao po talaga kasi ganun. Ayaw na i-invite, ayaw na bibentahan. Tama ba? So, yung ginagawa po natin is yung indirect or third-party approach. Yung parang dinadaan natin sa kanya yung message na kunwari para dun sa kamag-anak niya or sa kapatid niya, sa nanay niya. So, example na lang po. Alam mo yung friend mo could be very interested with the ticketing business kasi nga, galang-gala, tama? Mahilig gumala and pwede niyang gawing negosyo yon. So, pwede mong i-approach, sabihin natin kay mother niya na, "Uy, friend, naalala ko pala si mother, di ba nakaraan umuwi ng probinsya. Why not kaya, baka maisip ni mami mo na mag-business ng ticketing. Since may mga kamag-anak kayo sa probinsya, yun yung pwedeng mga possible nyo na kliyente agad." Tama ba? So, yung friend mo na gala, na mahilig mag-travel, tama, na panay ang bili ng ticket, pwede niya rin maging ka-interesan yung negosyo kasi siya mismo is nagta-travel. Diba? So, yun yung isa sa mga sample ng mga approach. Then, meron din tayo tinatawag na opinion approach. Ano naman yung opinion approach? Ito po is very applicable sa mga medyo bata natin ng mga members na ang ginagawa po nila is humingi sila ng opinion sa mga mas nakakatanda sa kanila or mas sabi na natin mas magaling sa kanila or friend nila na may alam sa mga gantong industry or gantong pagbe-business. So, ito po usually ginagamit ko din lalo na nag-i-start ako. Ang ginagawa ko po is, "Atita, hello po. Atita, kasi meron ako nakitang negosyo online. I really find it interesting. Kaya lang, hindi naman ako ganun masyadong experience. Actually, wala nga akong experience. Pero dahil ikaw po, alam ko nagbe-business ka na. Alam ko na mas madami ka naman pong alam kaysa sa akin. Okay lang ba, tita, na tingnan natin pareho yung negosyo? Para pag nakita mo po, bigyan mo po ako ng advice kung maganda. So, para masimulan ko na siya, magkaroon din ako ng decision kung maganda ba siya or hindi." So, opinion approach po. Kung saan, di ba, just imagine, umingi ka ng opinion doon sa isang tao. Siyempre, yung tao, pakikinggan yung negosyo para tulungan ka mag-decide. Di ba? So, kapag nagustuhan niya, edi
Gulo na. Diba? So, may iba't ibang klase po ng invitation. Actually, po, this is an art. Tama? So, wala po siyang perfect way of invitation. Kalimitan po kasi ito ay nagbabase sa personality mo. Nagdidepende rin siya sa personality nung kausap mo. Tama? Nagdidepende po siya kung ano ba yung ano yung needs din nung kausap mo. Kaya, kailangan talaga nag-build tayo ng rapport. And as much as possible, let's make excitement. Let's create a curiosity dun sa mga ini-invite natin. Kailangan lang din po kasi meron tayong, kumbaga, technique, at sabihin na natin, sabihin na art eh, diba? So, lalagyan lang natin siya ng konting pakulo, diba? Konting mga kiliti-kiliti. Kailangan kunin po natin yung kiliti ng ating pong mga ini-invite sa ating way of invitation. Actually po, sa invitation, napakaraming way. Meron pa tayong mga tatawag na, ito, nagawa kasi before ng mga tao, yung tatawag na set up, diba? Or kidnap. Kaya lang po, kailangan din alam mo yung personality ng tao na isa-set up mo or kidnapin mo kasi baka mag-away kayo in your lifetime, diba? So, kaya may mga applicable po talaga. So, ako po, gamit na gamit ko yan, yung third-party approach. Then, at the same time, kapag negosyante talaga lang po nasa class A mo, kailangan talaga direct approach. And isa po sa pinakamahalaga rin sa invitation, yung itatouch mo yung heart niya pagdating po dun sa rapport kasi kailangan alam mo yun eh. Kaya napaka-importante po ng form. Ayan. So, syempre, kapag na-invite na natin sila, nagkaroon na tayo ng chance na mapresentahan na sila ng business, okay, that is the time naman po for the presentation. Kung bago ka, huwag ka po mag-alala kasi hindi ka pababayaan na sponsor. Ang role mo lang is to do your prospect list, then inform mo si sponsor, then invite mo na sila. Okay, yun po muna yung role mo as bago. Okay? Kasi pag bago ka po, hindi naman namin in-expect na mag-present ka na agad. Which is dito po sa atin, sa Unified Products and Services, napakaswerte natin. Just imagine, mag-invite ka lang, i-share mo yung link ng URTV, may magpe-present na para sa'yo. Ang malupit pa niyan. May mga speaker pa tayo na nagko-close. May mga top earners, may mga trainers na nagko-close ng deal. So, hindi mo na po problemahin ang kailangan mo lang mag-invite. Yun lang po ang role ng mga bago. Diba? So, same thing with your team. Kailangan lang, iupo mo lang, ipasok mo lang sa Zoom. Andiyan na yung mga presenter natin ng Awardee. May host pa, may sharer, and may closing. Diba? Ayun sila na yung bahala mag-close ng deal and mag-present ng business para sa'yo. Bilang bago ka pa lang. So, ano namang role mo kung bago ka pa lang in the presentation? Siyempre po, in the presentation, kailangan po makikioperate ka rin. Tama ba? Siyempre, kung ikaw po yung nag-invite, kailangan during the presentation, present ka din. Kasi baka may tanongin sa'yo si client mo, dun sa in-invite mo, baka may tanong siya about the presentation, eh ikaw mismo wala. Tama? Eh, paano kung may tinanong siya na binanggit ni speaker tapos hindi mo naman napakinggan? Diba? So, syempre, ano mapifeel ni client mo? Iniwanan mo siya sa ere. Ano mapifeel ni client mo? Hindi mo alam yung negosyo mo. Tama ba? Okay, at the same time, kung part ka po ng Zoom, example, diba, since nasa new normal po tayo, kung part ka ng Zoom, as much as possible, open your camera. And, pwede ka mag-bridge. Ano po yung bridge? Tulungan po natin yung ating mga speakers na i-build yung momentum or i-build yung energy during the presentation. Sabi nga po, ang galing ng isang speaker ay nakadepende sa kanyang audience. So, ngayon po tayo po as bago, di ba pwede kang mag-chat? Diba? So, wow, that's nice. This business is so good. Diba? Ticketing yung laki na kita yan dyan. So, pwede kang mag-comment. Diba? Doon sa chat box or kung allowed man sa inyo na pwede kang mag- unmute, diba? Tapos to say, wow, amazing, diba? Mga tipo pong ganon. Kasi nakakatulong po yan para ma-build po yung moral ng ating po mga speakers. Kung sa URTV naman ako, napakalaking bagay kung ikaw po ay magko-comment. Tama? Napakalaking bagay po kasi nakaka-build din yan ng mood sa mga nanonood. Tama ba? So, every time po na may ganon, make sure na part ka yung presentation. So, open your camera. Diba? You can clap virtually. You can comment. You can chat. Diba? You can like. Diba? Yung mga reactions ng clapping, ng happy, ng heart. That is a big thing
during the presentation bilang mga bago po tayo or kung hindi man ikaw yung speaker. Tama? Eh, what if naman po kung ikaw naman yung speaker at ikaw yung nagpre-present ng negosyo? Okay, so simple guidelines lang po pag sa mga nagpre-present. Of course, kailangan master natin yung negosyo natin. Tama ba? And during the presentation, kailangan lang naman po is lively. Diba? Kasi ang tao po ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, marami nang pinoproblema. So kaya kailangan yung presentation natin is very appealing, very relaxing. Of course, kung kaya natin maging, hindi naman super funny, diba? Na hindi naiintindihan yung negosyo. Siyempre, kailangan lang natin maging jolly and energetic. Kasi madami ng problema sa labas, pati ba naman dito. Tama? So kaya kailangan lang nating i-enjoy. Kailangan ma-enjoy ng ating mga clients yung presentation. So kaya kailangan naka-smile ka din. And of course, dapat power dressing pa rin tayo. Kailangan we are presented, or we should present ourselves well. Ayan. So at the same time, syempre po, kasama din sa ating pagpapresent na ready tayo for our visual aids. Yan, so ating PowerPoint. Yan, kung magsusulat ka man, dapat readable kung magsusulat ka. Then at the same time, ready rin tayo, of course. So sa mga presentation kasi ito, mga normally na na-encounter namin, kapag naka-internet kasi tayo, hindi maiwasan yung mga naglalag. Diba? Biglang nalalaglag. Nalalaglag bigla yung phone. Ayan. So kaya kailangan kapag magpre-present tayo ng business, naka-prepare tayo, of course. So kailangan, ayan, may cellphone holder ka na. Or you will put your cellphone sa stable na hindi basa-basa bigla malalaglag. Ayan. Kasi madidisturb syempre yung buong presentation. Ayan. So at the same time, syempre kailangan prepare din tayo sa background natin, kailangan malinis, at the same time, very pleasing din syempre sa mata, and yung noise. Diba, maganda na wala masyadong noise. Kaya ina-advise din namin yung noise cancelling na headset kapag nagpre-present. Kasi at least kung may maingay man on the background, hindi ganun masyadong naririnig. So at least nakakapag-concentrate pa din yung ating mga viewers o yung ating pong mga guests. Ngayon sa URTV, grabe, napakaganda ng ating studio, tama? So, very, diba, nakakatuwa. And at the same time, yung mga speakers po natin talagang pinaghahandaan din. Nasaan man silang panig ng mundo at ng Pilipinas. Tama, pinaghahandaan po yung ating mga URTV trainings and presentations. So, yun lang po. At the same time, okay, sa mga speakers po natin, very, lang tayo din, cautious din tayo sa mga words natin. Kasi yung mga viewers natin is hindi naman talaga totally isang, isang field lang or isang category lang ng mga individuals. So, kaya kailangan very sensitive din tayo sa mga words natin. Ayan. So, since international na tayo, so baka may mga words tayo na we need to be careful of. Ayan. So, ngayon po, for the presentation naman, isa po sa mga pinaka-importante din is yung one-on-one. If ever na magkakaroon po tayo ng one-on-one, kailangan pa din natin ng ABC rule. Ano po yung ABC rule? Kailangan po, syempre, andun si guest as the C or the client. Kung nandun po si applied mo as letter A, kailangan po ikaw po yung B. Kailangan po nandun ka. Okay, mahirap po kasi, minsan, since alam na natin yung negosyo, directly kinakausap na natin yung kakilala natin. Okay, advisable po, kung kakilala mo yan, sabihin po, you are warm. Okay, warm list mo siya. Advisable po talaga na merong kakausap na A. Huwag po ikaw directly kasi masyado na po siyang ang tawag natin nun is too much familiarity. Ibig sabihin po, kapag close friend mo kasi yan, baka pag pinresenta mo ng business yan, ako magmukha lang kayong kwentuhan. Tama? Or magtawanan lang kayong dalawa. Or baka hindi niya seryosohin about the business. Kasi nga, masyado kayong close or masyado na kananyang kilala. Tama? So, mas magiging maganda ang isang business presentation kung merong A or someone na pwede niyang i-look up na pakinggan about the business. So, mas maganda po yun. Mas effective siya. Okay? Kasi nga po, ABC rule. Okay? At the same time, syempre, kung nakikinig ka during the presentation of your sponsor dun sa client mo, kailangan attentive ka. Kailangan po, observant ka din. Syempre, makikita mo naman si client mo or si friend mo, yung in-invite mo, tama, kung saan siya talaga really interesting. And syempre po, as your role, as the bridge, kailangan po informed mo
Diba? Si apply mo or si sponsor mo, anong background ba ni client? Tama? Para po alam din ni sponsor mo kung ano yung mga tama niyang sasabihin kay client mo. Ganun din po sa mga O&E natin. Ganun din po sa mga Zoom presentation natin. I-inform niyo po si upline kung ano po yung background ng guest niyo. Diba? Para at least po, magkaroon po ng matching tinatawag or magkaroon ng mga common language na pwede pong maging mas comfortable yung ating guest. Tama? Okay, so ngayon po, after the presentation, ito po yung isa sa pinakamahalaga. Actually, ito yung pinakamahalaga. Okay, kailangan po ma-close natin yung deal. Of course, bakit ba natin sila pinresenta ng business is to let them join our business. Makasama natin sila sa negosyo. So ngayon po, how to close the deal? Unang-una lang naman po, para po ma-close ang deal, kailangan po is nasagot natin lahat ng needs or nasagot natin lahat ng question ni client. So, kaya kailangan very clear kay client kung ano ba yung na-present sa kanyang business. So, unang-una po talaga tinatanong dyan is, ma'am, sir, meron po ba kayong gustong i-clarify sa negosyo? Tama? And kapag tinanong mo na yun, may kasunod agad yun. Kailangan po natin planong simulan yung negosyo. Kailan po natin pagtutulungan yung business? Tama? Kasi po pag hindi mo tinanong yung client kung kailan siya magsisimula, hanggang kailan ka maghihintay. Tama ba? Kasi po, marami po sa atin nagtatanong, nahihirapan magtanong kung paano ba i-close yung deal. Paano ba, Ma'am Tina, Miss Tina, paano ba namin tatanungin kung kailan sila magsisimula? Masyado po kasi tayong takot na baka isipin nila is mukha tayong pera. Tama, baka isipin nila is masyado tayong nagmamadali. Eh, totoo naman, hindi ka ba nagmamadali kunin yung pangarap mo? Diba? Ito po kasi yung katotohanan na minsan nahihiya tayo. Parang ganito lang po yun eh. Nakakahiyang maningil lang utang. Ganun. Parang ganun din siya eh. Na nahihiya ka na ang thinking kasi natin minsan kapag nag-i-invite. Ako din po guilty ako minsan kapag ganun. Na nahihiya ako magtanong, mag-close or mag-follow up sa mga client ko kasi feeling ko parang, binagbigyan na nga ako mag-present ng business tapos baka makulitan sa akin. Diba? Normal po yan na reaction. Pero ang katotohanan po kasi, hindi naman tayo yung, binibigyan nila ng pabor. Tayo po yung nagbibigay ng pabor sa kanila. We are giving them the chance to earn like us. We're giving them the chance to change their life like us. Tama ba? Okay? So ngayon po, sa pagko-close ng deal, napaka-importante po na tanungin mo. Tanungin natin, kailan ba sila magsisimula? Kasi bakit po? Para alam mo kung kailan sila mag-joy, mapaghandaan mo. At the same time, bibigyan kasi natin sila ng plano. Tama? Yun po kasi isa din sa kailangan makita ng client natin. Anong mangyayari sa akin kapag nag-join ako? Kung mag-start ba ako bukas, anong advantage ko? Yun po yung mga tanong na kailangan po masagot natin during the closing. Ayan. At kapag nasagot na po natin yung mga tanong na yan, tama? Kasi pag hindi ka po nagtanong, hindi sila sasagot. So, hindi mo alam kayong status. Diba? Sa example po, meron din tayong tinatawag na sense of urgency. Example, kapag po sinabi nila na, kailan ba natin sisimulan, ma'am? Ang sagot nila is, ngayong buwan. O, pwede mo natanungin, ito pong buwan ng November, ano po, first week, second week, third week, fourth week. Diba, sabihin niya third week. Ngayon po, sa third week, ma'am, ano po bang prefer po ninyong araw? Weekdays or weekends? Weekends. Ma'am, sa weekends, kasi Saturday and Sunday, ano po mas applicable sa'yo? Kapag sinabi niyang Saturday, ma'am, sa Saturday ng third week, ano po ang magandang oras na free ka? Morning po ba around 10 a.m. or afternoon 1 p.m. or 5 p.m. Para po ma-address kita or ma-forward natin dun sa hub owner or dun sa office kung open. Tama? So kapag nagbigay na yun ng oras, mas applicable ako ng 1 p.m. So at least specific na alam mo kung kailan siya mag-join. Third week, Saturday at 2 p.m. Tama? Ngayon po, alam mo na kung paano mo din siya i-follow up. Tama? Kung kailan mo siya i-follow up. Of course po, ang follow up, hindi yung same day kung kailan niya sinabi mag-join siya.
Tama, as much as possible, ipa-follow mo yan week before, tama, and a day before, para at least hindi niya malimutan na may commitment na siya sa'yo. Okay, so yun po yung mga importante po nating details. At the same time, yung way naman po ng pagpa-follow up, you can also use yung mga promos natin, you can also use yung mga trainings natin, the URTV event, tama, yung mga events ng ating mga ng ating companies with the URTV and Zoom. Pwede natin siyang gamitin. At the same time, for the follow-up, kung kailangan mo tulong ng yung sponsor, as much as possible, mas maganda, kasi nga, iba pa rin yung may ABC. Tama? Also, in our closing the deal and follow-up, kapag member na yan, talaga ang pinupush natin for follow-up is kung kailan ulit kayo magkikita. As much as possible, maganda, maka-attend yun ng DOT. Okay? Pakausap mo na yung personal na at least magkausap kayo ng heart to heart with your sponsor, ano ba yung plano, kapag nakapag-start na siya, ano yung plano ngayong pay-in na siya, ano yung mga dapat niyang gawin. And I know, every team, every upline, every GUs, meron na po tayong iba't ibang program for our new members. So, napaka-importante po na alam nung tao, or alam po nung tao nag-invest sa atin, yung ating po new member, kung ano yung dadaanan niya. So, kaya napaka-importante po, after this training, or after every O&E, at kapag nag-pay in na yung guest mo, napaka-importante po ma-attend na niya yung Dealers Optimization Training. Kasi po, iyan yung pinaka-first step para po maintindihan niya ano ba yung negosyo na to. Ano ba talaga yung magandang dapat alam niya na sabihin natin, doon kasi niya may laman eh, bakit, why niya gagawin yung negosyo. So, nandun po siya sa Dealers Optimization Training. Kaya as much as possible, pagka-pay-in po yan or pagka-join yan sa atin, make sure na maka-attend siya ng DOT. O kaya na DOT yan yung sponsor mo. Napaka-importante, bukod po sa technical, minsan po kasi, ganun yung nangyayari. Nalilimutan natin yung DOT. Minsan po, dinadiretso na natin agad sa technical. Which is okay din naman na pinapatid natin ng technical. Pero iba pa din kapag nakapag-DOT po yung member natin. Tama? So, napakasarap po ng ano ng pakiramdam kapag alam mo po na yung member mong bago is dinadaanan or naatendan yung mga trainings na kailangan niya. Napakadali na po nga ngayon kasi nga Zoom na lang tayo tapos may URTV pa. Diba? Napakaganda po ng ating pong sistema po ngayon. Actually, sabi nila, diba ngayong pandemic, nahirapan tayo, ano yung mga sanay mag-flyers, diba sanay sa mga one-on-one, ganyan talaga eh. Diba? Asanay tayo ng mga personal, eye to eye, diba? May konting touch pa. Joke lang. Ayan, so may mga ganun kasi tayo before. Kaya lang po, diba nakakamiss yung kumakampas ka ng whiteboard? Diba? Nakakamiss yung mga, 1,000,000, yan nakakamiss yung mga ganun building natin kapag nasa main office tayo. Pero syempre ngayon po, we are adapting the new normal. Hopefully naman makabreak na tayo dun sa office. Pero ngayon po, yun yung mga konting tips na pwede ko pong maitulong, ma-share po sa inyo. Ayan, then at the same time, wag na wag pong mawawala yung excitement. Ayan, every time po na dumadaan tayo sa prospecting pa lang, sa invitation pa lang, kailangan po excited na tayo. Kasi kailangan po mag-graduate yun sa'yo na excited ka sa negosyo mo. Kasi sino ba naman sasama sa'yo kung ang way mo na invitation is, hi friend, kasi may business ako. Diba? Walang ganon. So, kaya kailangan very excited tayo. Diba? Kung hindi naman kailangan very, hype ka na parang ano, abnormal. Joke lang. Eh, kasi may mga tao kung hindi ganon yung personality. So, katulad ko po, hindi ko personality yung parang, ay, grabe, ganyan. So, hindi siya bagay sa akin. Ayan. So, may mga, yung personality ko is hindi ganon. Pero, the way I speak or the way I chat, so, may kailangan excited. Tama? And syempre dun sa pagpe-present na rin natin. And during the presentation, kung hindi ko yung nagpe-present, kailangan very active din yung mukha mo. Dapat very excited ka rin. Hindi lamang para sa'yo. Diba? Kasi baka sabihin mo, excited ka kasi mag-pay in to. So, dapat excited ka rin kasi yung guest mo pagiging business partner mo. At the same time, yung guest mo pwede na rin kumita katulad natin. Tama? At the same time, pag nag-follow up ka, nag-close ka ng deal, always show your excitement. Kailangan po talaga siya. Tama? Pero kapag po, syempre, kapag medyo, na yung usapan natin, puso-puso na, syempre, kung ano yung dapat na emotion, nandun tayo. Tama po ba?
Kasi minsan, may mga times po na sa sobrang excitement natin, nawawala na yung tendency na makinig tayo. Kailangan po, let's always hear. Kailangan maramdaman din natin ano ba yung gusto sabihin ng client. Minsan kasi sa eagerness din natin na i-close yung deal, hindi natin nakikita yung mga bagay na example, may problema pa pala yung client during that time, hindi natin na address or sabihin natin na may pinagdadaanan, tapos pilit mong kinuklose ng kinuklose. Eh, ang kailangan pala niya medyo lilo, hindi pala excitement yung kailangan niya. Kailangan niya is usapang puso, tama ba? So, may mga ganun po tayo. So, let's be sensitive then. Diba? Kahit online tayo, let's be sensitive kung ano ba yung applicable din approach sa mga kausap natin. So, hindi po ako, hindi po ako expert, hindi po ako magaling. So, sinishare ko lang po kung ano po yung mga experience ko and mga insights ko about this skills, basic skills na kailangan natin sa negosyo. I hope po meron ka pong nakuha. I hope po meron ka pong natutunan. And I wish everyone na in this new normal, di ba, mas dumami po tayo. And I know lahat naman tayo nakapag-adjust na. Let's enjoy this online, this virtual presentation. Maging part lang din tayo lagi ng online presentation. Let's be active. Maging ano rin tayo, party tayo mismo. So tayo as members, kapag may mga events din yung company, syempre let's dress up well. Tama? Let's have walang noise na background. Very nice din yung background. Kasi bilang member ka na rin po ni Unified, tama? Nire-represent mo na din po si Unified. Tama ba? So, kaya kailangan maganda rin ang iyong appearance pagdating po sa ating mga kliyente. Tama? Kailangan po nakikita din nila sa'yo na ikaw is Unified. So, kaya kailangan dress up din tayo properly. Diba? Mapazoom man yan. Tama? Or one-on-one nyo. Siyempre, dapat presentable pa rin tayo. Kailangan marunong pa rin tayo mag-tee up. Yung ABC nga, kailangan marunong tayo na i-tee up yung ating mga speakers, mga guests natin. Mga speakers natin, mga uplines natin, sponsors. Ayan. Tapos, bukod po sa pag-dress up, of course, siyempre, kung may makeup naman, di ba, girls? Ayan. So, sabi nila, makakatipid daw ang girls dahil online, hindi na daw kailangan ng makeup. Well, sino may sabi? Ayan. Tapos, at the same time, invest tayo sa magandang internet connection, lalo na po sa mga speakers natin. Kailangan talaga natin na stable na network, internet. Kasi, yun din talaga yung tinitingnan din na ating mga guests. Kasi ang pangit naman kapag nagpre-present tayo, putol-putol. Tama? Kaya maganda rin yun na meron tayong invest tayo sa isang magandang connection. Ayan. So, huwag na nating hintayin na mag-okay yung lahat or mawala yung pandemic before tayo humataw. Eh, pwede naman natin gawin online. Tama? Nakaka-inspire nga eh. Gusto ko din kitain yun, yung kinita ni Hall of Famer, ni Ma'am Chimmy. Diba ngayong pandemic? Diba? Ikikiling natin yan. Kikitain din natin yan. Tama? As soon as possible. Ayan. So, this is our basic skills, our Unified Skills Assessment Program. I suggest makinig ka din po sa iba pang mga speakers ng ating company about these skills kasi meron din po silang mga tips. Okay, mga experience na pwede pong ma-share sa ating lahat. Tama po. So, this is Cristina Pedere of Unified Products and Services. Happy to share with you my experience and some tips about this following skills. So, para po sa akin, hindi po dapat dito natatapos ang iyo pong pag-build or pag-training. Kailangan po kung ano po yung napakinggan mo, ano po yung mga kuha mo sa skills na to, sa usap na to, kailangan po i-apply mo lang. Kung bago ka, do it step by step. Lalo na yung prospect listing na yan. Pag-guide ka po sa iyong sponsor kasi hindi ka po pababayaan yan. Okay? At the same time po sa ating mga not so new, yung mga medyo matagal-tagal na po natin sa negosyo, just keep on applying kung ano po yung naririnig natin na pwede po maging applicable sa atin. Diba? Keep on trying po kung ano yung magandang approach. Kasi you will never know kung ano po yung magandang approach kung hindi mo itatry. Tama? Kumbaga,
huwag parating isip. Kailangan meron pong gawa. Tama po. So, I hope po na-enjoy nyo naman yung very brief nating training ngayong gabi. And thank you very much po sa aking team. Alam ko nag-iingay sila dyan sa comment box. Alam ko na marami na silang mga chat dyan. And thank you very much for all the support. Of course, po Team Unified, thank you very much to our management po sa pag-invite po sa akin to be the presenter tonight. Thank you very much. Good more earnings sa lahat po ng ating mga ka-unified all over the Philippines and of course sa ating mga OFWs. Saludo po kami sa inyong lahat. Ayan. And of course, thank you very much po VP Jelly and of course po sa ating mga coaches, Coach Jacy, Coach Bong, kaila Coach kay Sir Edmond, ayan, sa ating pong mga management, kay Sir Josh, Ma'am Salen, Sir Eric, ayan, grabe, mga speakers, mga trainers po natin na grabe, very po, sila, willing to help us even in this time na grabe, online, kakipagsabayan sa atin, sa puyatan, sa pag-online. Thank you very much po sa inyo po lahat, lalo na po sa bumubuo ng ating Team Unified, sa ating Unified Management, and of course, sa ating hindi napapagod, hindi nagsasawa, our president, the man himself, Press Emmanuel Pascual. Ayan. Thank you very much po sa lahat po ng mga team, sa lahat ng ating mga GUs, sa lahat ng mga crosslines. Hello mga ka-team unified. Ayan. Let's build our dreams together in this business and let's help each one. Diba? Let's help each other po para makuha yung dreams natin. Let's build an empire in this industry, in this business, and let's invade, tama? Worldwide. Kasi kayang-kaya po ng ating unified business. Kayang-kaya po ng unified products and services. So, again po, I'm Cristina Pedere from here in Binyan, Laguna, sharing to you some of my insights and experience po in doing this business. Sana po may maitulang po ako sa inyo kahit paano. So, thank you very much. God bless AX and Team Achievers. I love you all. Kita-kits tayo sa ating mga activities. And abangan nyo po ang mas madami pang training dito sa URTV. Okay, thank you very much. And good morning. To God be all the glory. God bless everyone.